Sa punto pong ito, makausap naman natin si retired Colonel Atanacio Macalan, head ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Magandang hapon po, Colonel. Lala Roque po ito. Yes, ma'am. Good afternoon. Inyong lahat yan, at lahat ng kikinig inyong programa. Good afternoon. Oo, nais lang po namin kayong kumustahin. Tumigil na ho ba ang mga pag-ulan sa inyong lugar at ano hong nakita nyo ng epekto sa Cagayan? Opo, ma'am. Dito sa Cagayan ngayon, wala nang ulan. Hindi katulad nung nakaraang 24 hours may ulan. Pero hindi naman malakas yung ulan dito sa Cagayan. Subalit, ang malakas ng ulan galing sa upstream. Mm-hmm. So, itong Cagayan kasi, it's a cut basin. As we all know now, yung Cagayan River ay nasa critical level na. As of 3 p.m. kanina, 12.09 mm-hmm. mm yung pataas ng tubig. Kaya karamihan dito sa barangay ng Tuwegrao na malapit sa Pinakanawan River at saka sa Cagayan River ay baha na po. Mm-hmm. Subalit ang Enrile naman, buong eastern part of Enrile is baha na rin. Pati yung bayan ng Enrile, baha na rin. At naroon ang mga rescuers natin sa provincial government quick response team. At nasa Enrile, nasa Tuguegrao, ang mga responders natin, including sa Bagao, ay District 1 ito. So, ang kautusan ng ating gobernador ay paigtingin ang pagtulong sa mga munisipyo na naba sa itong kalamidad na ito. Oh, ilang mga residente pong pinag-uusapan natin at maaari pong maapektuhan talaga dahil po dyan sa critical level na ang Cagayan River? Itong ang pamilya ngayon ay 285 families. Uh-huh. But ito, out of the 285 families, meron 1,035 individuals affected uh-huh. as of 5 p.m. today. Oho. So ano hong balak natin? Eh, paano, sa nakikita ho namin kasi mga larawan, ano, ang taas ho talaga, kailangan ho talaga ng motorboat. Pero may iba ho naman na passable. Sa ngayon, mas marami na ho bang lugar o kalsada dyan na passable? Opo. As of now, monitor namin yung daan na papuntang Manila. Kung dadaan ka dito sa may Bayaro, Haska, Manlig, hanggang sa Tuguegrao ay passable. Mm-hmm. Balik sa eastern part ng the province, Cagayan at saka Isabela, ay hindi passable. Mm-hmm. So, dito naman sa pupuntang downstream from Tuguegrao to going to Apari, dito sa may bandang Baybayong Alcala, ay mataas na rin yung tubig kanina. Uh-huh. At malamang i-declare na rin na hindi pwedeng madaanan mamaya pagdilig. Oho, kanina po, nakamusta po namin ang Isabela, ang dapi pong mga troso doon, mga kahoy na inanod. Ang Cagayan po ba, ganyan hindi ho ba talaga pag talaga umuulan at binabaho ng ganyang kalakas o kataas? O ngayon lang ho nangyari ito sa Cagayan? Ito na ngayon napapansin namin, kunting ulan dito sa Region 2, mabaha ang Cagayan. Uh-huh. Ito yung itong ulan kasi o tubig ay nanggaling dyan sa Sierra Madre mm-hmm. Mountain. Nanggaling rin dyan sa Mountain Province sa Kalinga. Nanggaling rin dyan sa Isabela, Quirino mm-hmm. at Biskaya. Lahat pag umulan dyan, mataas yung malakas ang ulan dyan, natural dito na lang sa Cagayan River ay talagang mapupuno yan. Dahil catch basin itong Cagayan oo, talaga. Nga ho, so ano ho ba, mas problema ho bang illegal logging at lalong bumababa ho sa inyo sa lugar ng Cagayan ng mga tubig, ulan? Absolutely, yan ang dahilan ngayon. Yung illegal logging na nagaganap dyan ng nakaraan na taon dyan sa may area ng Sierra Madre Mountain. Mm-hmm.
yan ngayon, kung nabanggit ni Colonel Dumlao na maraming troso na ano dyan sa ilog ng Cagayan River, eh yun ang ebidensya talaga na meron pang pang ilan-ilan siguro na nagkakaroon ng illegal logging dyan sa bundok ng Sierra Madre Mountain. Pangulian naman po, Colonel, ano, sa sitwasyon niyo po ngayon, kailangan niyo ba ng ayuda para ho sa ilang pang mga sangay ng gobyerno maaaring tumulong po sa inyo? Opo. Kailangan pa rin ng mga ayuda na galing sa iba't ibang sektor ng gobyerno at saka private sector. Kung meron man, we welcome, and that's a good tulong sa amin dito sa probinsya ng Cagayan. Okay, maraming salamat po. Ingat! Maraming salamat din sa Lalo Roque. Retired Colonel Atanacio Macalan, Head ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council.